I am Mike. Welcome to the Better Pill podcast shorts where we talk about high-yield topics in 8 minutes or less. So, ang title natin ngayon is yung Hawthorne Effect, How to Achieve Razor-Sharp Focus in Med School. So, ayun, define muna natin yung Hawthorne Effect before natin i-relate sa self-discipline. So, yung Hawthorne Effect kasi, ano siya eh, parang ginagamit siya sa clinical trial. Parang isa siyang phenomenon. So, basahin ko yung definition. It is a term referring to the tendency of some people to work harder and perform better when they are participants in an experiment. So, usually, yun nga, sa setting natin, sa school, kunyari, kapag may exam setting. Kunyari, during examinations, kahit wala kang intention na mangopya, kahit gusto mo lang mag-stretch, gusto mo lang tingnan yung ceiling, or medyo masakit yung leg mo, ayaw mong gawin kasi alam mong may nakatingin sa'yo. So, ganun din yung Hawthorne Effect sa clinical trial. So, napansin nila kapag yung volunteer, alam nilang naobserbahan sila ng mga researcher, nag-iiba yung behavior nila. So, kunyari, sa setting ulit natin sa classroom, kapag gusto mo mag-Starbucks, kapag gusto mo mag-aral, diba usually gusto mo may kasama kang kaharap para aware ka na may nakatingin sa'yo, para mayroong accountability. So, bakit ko to ginawa tong episode? Kasi ang problem ngayon, especially online, walang nakatingin sa atin, walang professor na pwedeng sumita. Mas maraming freedom. Pero ang problem doon, we can consciously or subconsciously abuse it. So, naapektuhan yung discipline natin. While I was reviewing sa board exam, so I came across sa Hawthorne Effect. Sabi ko, wow, ganun pala, no? Kapag aware tayo na naobserbahan tayo, nag-iba yung behavior natin. So, back to our objective. So, how can we use ba yung Hawthorne Effect para magkaroon tayo ng razor-sharp focus or self-discipline? So, ano lang, yung idea ko, very simple. Diba, we discussed na yung Hawthorne Effect. People work harder when they are observed. So, ayun, naisip ko yung mindset natin. Gawin natin yung your future self is monitoring you. Kasi, diba, there's no time machine. So, ganito yung ginagawa ko eh. So, minsan, pag wala na akong discipline, if sobra na yung pag-browse ko sa YouTube, sa Facebook, sa news, iniisip ko na lang may nakatingin sa akin, yung future self ko. Parang may CCTV camera. Diba usually pag cartoons, kunyari yung Tom and Jerry, meron silang sa left side, merong bad self, merong sa right side naman may good self. Yung parang nag-iimpluwensya sa'yo. So, ayun, isipin natin na may bumubulong sa atin, may nag-guide sa atin, every time. So, ayun, Hawthorne Effect is all about awareness. So, imagine mo, nasa isang lugar ka, na maraming CCTV, mag-iiba yung behavior mo. Maglalakad ka ng matipuno, mag-iiba yung body language mo. So, recently, na-apply ko tong Hawthorne Effect when I was playing the piano. So, pag normal na tugtog lang, yung wala lang, parang trip ko lang mag-play. Okay pag-play ko, pero once na nag-record na ako, palagi akong nagkakamali. Parang unconscious ko masyado. Na parang dapat di ako magkamali. So, ganun eh. So, talagang totoo tong Hawthorne Effect. So, narealize ko dapat, pa nagka-practice ako ng piano, iniisip ko na agad na nag-record ako or may nanonood. Mindset talaga. So, ayun, self-awareness is key talaga. If you are pre-med reviewing for NMAT, or if you are reviewing for boards or other exams, or any endeavors in life, or practicing musical instrument. Isipin lang natin na whatever you do today will affect your future. Especially ngayon, no, napakadali ng instant gratification. Ang daming temptation to read the news and use Facebook for about seconds, pwedeng maging minutes. Pag naipon mo yung aggregate, ang dami rin ng time na wasted sa social media. Kasi walang nakatingin sa atin eh. Parang aware tayo na walang nakatingin sa atin. So, walang accountability. Pero, diba yung mga sinasabi ko ngayon na it is easier said than done. Of course, magkakaroon tayo ng mga relapse, mabalik tayo sa dating gawin, tao lang naman tayo eh. Pero pag naging part na to ng philosophy mo or naging mantra natin, I think hindi maging mahirap
to remind ourselves over and over again about this Hawthorne effect and self-awareness. So, ayun, no? Medyo kakaiba tong episode na to, very abstract. So, in summary, no? Hawthorne effect. Imagine that in everything you do, someone is watching you. And that someone is your future self. Kasi in the end, your future self will be thankful for the good things you do at the present moment. So, that's it, no? This has been Mike. Catch us again next week for your refill prescription of the Better Pill.